Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Fine. Amen. How's your week? Pagod pa rin ba kayo? It's happy week. Hindi na ngayon. Kasi nakita na tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord and sumabot. But anyways, we praise God for this wonderful time together once again. And we will be involving a very beautiful message coming from 1 Corinthians. Now, in context, 1 Corinthians is a text in between discussion of spiritual gifts. So when you talk about spiritual gifts, and saan ginagamit ang spiritual gifts? Saan ini-express? Saan? Okay, sa church. Okay? We best express our spiritual gifts in how we serve in the church. Kaya nga merong spiritual gifts sa preaching, sa teaching, sa hospitality, sa pagsiserve, sa pag-administrate, and everything about gift is expressed to the church in order to help one another to grow in our service with the Lord. Pero ang sabi nga, ano ang silbi ng pagsiserve sa Panginoon kung walang pagmamahal? Yes. Diba? What's the point of me cooking in the kitchen, kahit anong sarap na niluluto ninyo, kung walang pagmamahal doon, walang kwenta yon. Diba? Ganon din po rito, anong kwenta ng ating pag-awit, ang gaganda ng mga boses ninyo, ang gagaling ninyo mag-parts, pero kung wala pong pagmamahal, wala rin kwenta yon. So ano man ang ating ginagawa, tayo ay sumasamba sa Panginoon, tayo ay naglilinis doon sa ating bahay, o saan man tayo pumunta sa ating pagsasalita, sa ating nararamdaman. Kung walang pagmamahal, lahat ng ginagawa natin ay mapupunta sa walang kabuluhan. So kaya sa umagang ito, nais kong i-emphasize sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng tinatawag na pagmamahal. I believe in one way or another, nagmahal na po tayo. Nagmahal na tayo, di ba? Ang iban sa inyo, patuloy na nagmamahal. Ang iban, wala nang minamahal. At wala nang nagmamahal. Feeling alone. Pero at least, simula nung bata tayo, alam natin, one way or another, we have loved and we have been loved. Yun sa ating human and personal experience. Pero kung ibibase natin sa Panginoon, itong pagmamahal na ito ay walang hanggan. Wala mang magmahal sa iyo dito sa sanlibutan, merong magmamahal sa iyo forever. Kaya nga sabi, walang forever dito sa mundo. Pero sa Panginoon may forever. Kaya hindi nyo sasabihin kapag meron na kayong nobyo, hindi ko naman sabihin may nobya kasi puro naman kayong babae, at sasabihin nyo sa kanya, ikaw ang aking forever. No. Madaling magbago ang panahon. Madaling magbago ang pakiramdam. Kaya madali rin mawala ang sinasabing nagmamahal o minamahal mo. Ang hindi lang nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Yun sana yung aking special number. No? Kaya lang hindi ako nakakanda disip, medyo napapaos ako. Pero papatikimin ko lang kayo ng isang phrase. Pag-ibig lang ang susi ng lahat na siyang nagbubuklot sa ating lahat. O, ganyan na. Alam nyo, bubuuhin ko. Anyways, nag-pray na ba tayo? Did we pray? For preaching? Hindi pa. Oh, kaya sabi ko parang mula, pray muna tayo. Father God in heaven, we thank you for the beautiful day that was given to us. We will be dogs in your word. And we pray that the Holy Spirit will be the one to guide, help, and enable us to see and understand how wonderful it is and how important it is for each and every one of us to express the love that you alone can give us. And by this we live, we move, and we die because of your love. So bless us, Father, with your presence and your word, and may we glorify and honor you.
This we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, kini-check ko lang yung time ko para hindi po ako mag-overtime. Kasi sabi ng ate ko, okay lang mahabang preaching, no? Don't worry, it will be 30 minutes. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magfo-focus ako sa sinabi nito, yung last. Love endures all things. Pero actually, sinabi niyan sa next phrase is, love never fails. Dito ako pala magfo-focus na doon. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. So, as I have said, doon ako magfo-focus sa love never fails. Kung titingnan niyo sa verse, dinescribe dito, love never fails. And then, binanggit yung prophecies, binanggit yung tongues, at binanggit din ang knowledge. In comparison, ito yung mangyayari sa kanya. Love never fails. In comparison to prophecies, it will fail. But still, love will not fail. In comparison to tongues, the Bible says, tongues will cease. But love will not cease. In comparison to knowledge, it will vanish away. But according to the Bible, love will not vanish away. One rendition by Moffat, I love this. Yung sinabi niyang love never fails, ito yung pagkakasulat niya doon sa kanyang paraphrase. Love will never disappear. Mawala ng lahat, pero ang pag-ibig dapat hindi mawala sa ating mga buhay. So kahit pala nawala na yung minamahal mo o iniwan ka na ng nagmamahal sa'yo, hindi dapat mawala ang pag-ibig sa puso mo. Kaya nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat na nagbubuklod sa ating lahat. So, when I say, love will never disappear, ano ang ibig kong sabihin? Bakit hindi siya mawawala? Maiintindihan natin na hindi siya mawawala dahil siya po ay nakasandig o nakasandal sa nature ng ating Diyos. Ano bang sinabi ng Bible when it comes to love? In 1 John 4:7 and 8, it says, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God. Why? For God is love." Mismo ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya sinabing ang Diyos ay umiibig, kundi mismo ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ang tanong bakit hindi mawawala ang pag-ibig, dahil nga ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ba ay mawawala? That's why love will never disappear. So kung may mga time na feeling nyo, walang may nagmamahal sa inyo, o wala mang may nag-care sa inyo, and it comes. Yung mga moment na nalulungkot kayo, yung mga moment na tapos na kayo sa trabaho at hindi na busy yung mga isip ninyo, yung kayo na lang mag-isa, yung wala mang lang nag-chat-chat sa inyo o nag-video call, doon yung mararamdaman ang lungkot-lungkot. Wala man lang may nakaalala sa akin, palaging nangyayari sa inyo. Mabuti na nga ngayon meron ng messenger at saka video call. Imagine the time when my mother was here. That was more than 30 years ago. Sulat-sulat lang, 2 weeks. Darating ang sulat, and then magsusulat ka, 1 month niya matatanggap yung sulat mo. Hindi ba? Lungkot-lungkot. Andito na ba kayo nung mga panahong yon? Yes. Sino?
Okay. Akala ko nandito ka pa. Eh, tatanda pa naman ako sa'yo, di ba? Teenager ako noon. Ibig sabihin, bata ka pa, nagtatrabaho ka na sa Hong Kong? Ay, hindi. Ah, hindi. Okay. Yung mga panahon na yun, ang tagal-tagal dumating ng communication. Only by letter. Tapos, nire-reserve mo, ganun pa rin, matagal pa rin. Yung pinakamabilis noon, yung telegram. Kaya lang yung telegram, barok. Bakit barok? Come. Nanay, dai. Oh. Kuminsan hindi pa natatanggap. May kwento-kwento niya noon, nakalimutan ko na. Papa, send money. Diba, ganon? Papa answers, Papa, no money. Oh, sasagot ang anak. Ah, Papa, ang anak. No money, no school. Sel Carabao. Oh, di ba? No money, no school, Sel Carabao. Sasagot yung tatay. Never mind school, keep Carabao. Kala mo ha, matitret mo yung tatay mo ha. Yung may kabubuhay nyo. Tapos ikaw, ano pa gusto? Na ano yung tabi mo? Yung, you just live your life carelessly. Tanggap ka lang ng tanggap ng allowance. Kaya kapag humihingi yung mga, hindi ko sinasabing gipitin nyo ha. Kapag humihingi sila, mag-isip ka muna. Lalo na kapag lumalaki ng lumalaki yung hinihingi nila. Ako sa inyo, mag-ano kayo ng resibo. Humingi. Totoo. Yung sa school na receipt. Kasi ang daling gumawa ng kwento na kailangan ko ng 20K yes. Pang research. Oh, dapat may authentication from the teacher na ganun talaga ang babayaran. Usually, mga 5K lang yun. Kaya nagagawin lang 10K may, para may pang-inom, may pangkain, may pang-food sa barkada. Ganun kapasikat yung mga bata sa Pilipinas kasi. Kasi akala nila, pinupulot nyo lang yung pera dito sa abroad. Diba? So, mag-ingat po tayo sa mga scammer na kamag-anak natin. Okay, dito tayo. Balik tayo sa God Himself is love. Right? God Himself is agape. 1 John 4:7 and 8. For God is love. And kung titingnan natin, yung pagmamahal ng Panginoon will always be faithful. According to the agreement. Yun yung meaning ng covenantally faithful. In His agreement towards us, hindi siya mag-fail. Ganyan yung ginawa niya sa Israel. Minahal niya ang Israel. Kaya, kahit anong, hindi ko sinabing, if you could really imagine, talagang nag-abuse yung Israel, di ba? Pero yung pagmamahal na yun, hindi nagbabago. Sabi niya sa Jeremiah 33, I have loved you with an everlasting love. Bakit nasabi niya? Yun yung nature niya. Alam niyo, hindi pwedeng magmahal ng Panginoon ng lesser sa walang hanggang pagmamahal. Hindi niya pwede lagyan ng time limit na hanggang dito lang. O hindi niya pwede lagyan ng measuring scale na hanggang 9 lang yung pagmamahal ko. Pag nagmahal ang Panginoon, it will always be perfect. It will always be everlasting. Kasi yung true to the nature, ang kanyang pagmamahal. So, unconditional self-giving ang pagmamahal ng Panginoon. So, kung titingnan natin, ang definition ng love, according sa Strong's number 26, yun yung Greek number ng word na yon. Agape is an exercise of the divine will, look at this, in deliberate choice. God has intentionally loved us. Maging sino man tayo, hindi niya titingnan yung kasalanan natin, hindi niya tinignan ang kakulangan natin, hindi niya tinignan kung ano man tayo kapangit. Basta binahal niya tayo according sa kanyang nature, hindi according sa appearance natin. Hindi according sa buhay natin. Hindi according sa circumstances natin. Mahal niya tayo no matter what. So, it is made without assignable cause. Yun ang ibig sabihin nun. Save that which lies in the nature of God Himself. It is a quality of life and is used as both a noun and a verb. Ibig sabihin, nalidescribe ko siya, pero it's more of an action. Ito ay ginagawa ng Panginoon. Now, may tatlong progression ang love. Ang una is, love God with all your heart, with all your soul,
mind and your strength. Yan din ang sinabi at reiterate ni Mark nung sinabi o tinanong siya, ano ang greatest commandment? The greatest commandment and the greatest love of all is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kapag nagawa mo yon, ang susunod mong mamahalin ang sarili mo. Lagi natin in-emphasize love others, pero hindi ka pwedeng magmahal ng iba kung hindi ka marunong magmahal sa sarili mo. Kasi yun ang magiging standard ng pagmamahal mo sa iba. Kasi sabi sa second greatest commandment, actually, this is the greatest, this is the same as loving God. And the second is like this. In short, the nature of the first commandment is the same with the nature of the second commandment. Love your neighbor as yourself. Kanya? Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tanong, paano mo bang minamahal ang sarili mo? Pinababayaan mo bang sarili mo? Hindi ka ba naliligo? Hindi ka ba nagpapabango? Hindi ka ba nagpapaganda? Hindi ka ba bumibili ng pagkain para mabusog ka kung ginugutom ka? Kagaya mo na walang pambayad nung nagutom ka? Kahit gutom ka, naghahanap ka ng pagkain mo. Hindi ba? Dahil mahal mo ang sarili mo. So sabi ni Jesus Christ, hindi ka pwedeng magmahal ng iba kung hindi ka muna marunong magmahal sa sarili mo. And that is not selfish. To love yourself is not selfish. Yung selfish na kapag nagmahal ka at may ibibigay ka, sarili mo lang iniisip mo, yun yung selfish. Pero yung mahalin mo yung sarili mo, pagandahin mo yung kondisyon ng katawan mo, umiinom ka ng vitamins, mahal mo yung sarili mo kasi. Diba? Kapag nagkasakit tayo, bakit umiinom tayo ng gamot agad? Kasi ayaw nating lumala ang ating kalagayan. Kaya atin agad itong binibigyan ng attention. So, sabi niya, kung paano mong inaalagaan ang sarili mo, which is the first thing to do, the logical thing to do, then that's the only way that you know how to measure the standard on how you can love others. Kung level 1 lang ang pagmamahal mo sa sarili mo, hindi pwedeng magle-level 2 yung pagmamahal mo sa iba. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, kung ano lang ang kaya mong gawin sa sarili mo, yun lang din ang kaya mong gawin sa iba. So kung tinitipid mo yung sarili mo, alam ang magiging galante ka sa iba, ibig sabihin, magiging kuripot ka rin sa iba. Diba? Kaya nagtataka ang iba, bakit kuripot to? Ibig sabihin niya, kuripot siya sa sarili niya. Kaya kinukuripotan din kayo. So kung galante siya sa inyo, ibig sabihin, sa kanyang buhay, galante din siya. Kung anong gusto niyang gawin, bilhin, kainin, walang nagbabawal sa kanya. So kung ganun siya sa kanyang sarili, hindi magiging malayo na ganun din siyang magmahal sa iba. So ang tanong, paano ka magmahal sa sarili mo? Mahal mo bang sarili mo? Then, I believe that's the way also that you will love others. These are the three processes of love. Kaya nga, pagdating sa pagmamahal sa iba, sabi niya, even my enemies, in the same manner and degree that he has loved me and gave himself for me, that's how should I love my enemies. Diba? Sinasabi, mahal kong kapatid ko. O paano mo mamahalin ang kapatid mo, hindi mo nga mamahal ang kapitbahay mo? Paano mo sasabihin ng namahal mong kapitbahay mo? The most difficult thing to do is to love your enemy. Diba? So kung kaya mong mahalin ang kaaway mo at inuutos yun ng Panginoon, meaning magaling mahalin ang kapitbahay mo na nagtatapo ng basura sa bakuran mo. Hindi ka magagalit kung pagsasabihan mo siya kung pwede sa susunod doon sa basurahan. Kasi hindi naman basurahan yung bakura namin. May ganun din binibigit dito sa Hong Kong. Nakapitbahan yung sa inyo, tinatapon yung ano, yung mga basura. O kaya paglabas, biglang ilalagay sa basurahan niyo, walang laman. Biglang nagkalaman, instantly. Diba? May mga ganong ugali eh, masama. Pero sabi niya, kahit ganong kasama ugali, mahalin mo. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, kaaway mo, kapitbahay mo, kapatid mo, at most especially, ang sarili mo na nababase sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi si Jesus Christ, kung siya ay namatay, pinatawad niya ang lahat ng uminsulto at nagbigay sakit sa kanyang katawan na pwede niya namang sabihin sa mga angels niya, patayin niyo na sila lahat. Oh, di ba? Sabi ng kanta, he could have called 10,000 angels.
to destroy the world and set you free. Kaya niyang gawin. Yung nga sinasabi, nandun sa Bible yun eh, nakaabang ang lahat ng angel. Isang week lang ni Jesus Christ, they will come down and destroy the world. That's easy for him. No, he choose to die because of his great love and sacrifice everything for us. So, ano yung nature ng love? Number one, God's love creates community. Kapag meron po tayong pag-ibig sa ating mga puso, yun po ay nag-create ng spirit of oneness sa bawat isa sa atin. Nararamdaman natin na mahal din natin ang isa't isa kasi kaisa tayo kay Kristo. Hindi pwedeng sabihin mo sa sarili mo na ako ay isa kay Kristo pero hindi ka marunong mamahal sa ibang tao na mayroon din Kristo sa kanilang mga puso. Kung tayo ay isa dahil tayo ay mga Kristiyano, dahil tayo ay may Kristo sa ating puso. So, it brings us to being rather than doing. Love is always relational. Tandaan ninyo. May connection palagi yan. Hindi pwedeng nagmamahal ka na wala kang connect. So, kung ang tao ay nawawala dito, ibig sabihin, wala siyang connect dito. Diba? Merong mga nagsimba, hindi nagtagal, umalis, meaning hindi siya nakakonect, at hindi rin kayo nakakonect. Hindi naramdaman ang pagmamahal, hindi niya rin maibigay ang pagmamahal. So there should always be a connection with other believers. We can know all mysteries and all knowledge, but if we do not have love, we are nothing, sabi niya. Kahit anong galing ng turo natin dito, sabi ko nga kanina, kahit anong ganda ng kwarto natin dito, kahit anong sarap ng pagkain dito, lahat yun, walang lasa, walang kwenta sa tenga. At kahit ang salita ng Panginoon ay hindi tumitimo sa kanilang mga puso. So, important po yung love. The reason we are nothing is because it is agape that gives us identity. Revealing us to ourselves and to each and everyone. Nakikita ang Kristo sa atin dahil sa pagmamahal. So, what do I see in you if you don't have Jesus? Ano makikita ko sa inyo kung walang Kristo na namumuhay sa buhay niyo? Alam niyo kung ano? Wala. Kasi naging tayo dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, walang kwenta yung buhay natin. Kaya tumingin kayo sa labas, ang tao walang Kristo, nakangiti, maaaring maraming pera, maaaring mukha siyang walang problema, pero kung wala si Kristo sa kanya, walang kwenta ang buhay. That person is empty. Kaya minsan nagtataka tayo, ang dami naman natin problema. Nag-aaway-aaway din naman tayo dito, di ba? Nagtatampuhan. Hindi ko nga alam kung normal pa yung salita nyo rito, kung minsan nagsisigawan. Bangos, ay, kumusta ka lang? Ang iingay dito. Pero kahit sumisigaw, kung may pagmamahal, mararamdaman mo yung sigaw, hindi masakit. Diba? Dahil yung sigaw na yun ay may concern. Kaya sabihin nyo sa susunod, pag may sumigaw sa inyo, may pagmamahal yan, wala. Diba? Oo. Kasi pag may pagmamahal yung galit mo sa akin, ibig sabihin, para sa kabutihan ko yon. Pero kung sumisigaw ka lang kasi talagang galit ka sa akin, hindi ka nag-iisip, tanungin mo na yung sarili mo. May Kristo ba sa puso mo? Yan. So if you have the Lord Jesus Christ, you have everything. If you don't have the Lord Jesus Christ, you have nothing. And then God loves without being self-referential. Anong ibig sabihin? Nagmahal siya na hindi naghihintay ng kapalit. Yun yung tunay na pagmamahal. Kaya lang sa tao talaga, pag nagmahal ka, lalo ng lalaki, hinihintay mo may kapalit. Lalo na kung pag naliligaw ka, di ba? Ano ang kwentang naliligaw na hindi ka naman nag-expect na sasagutin? Huwag ka na maligaw. Diba? Yun yung human nature. Pero sa Panginoon, walang self-referential. We can even give all our possessions to feed the poor and still be self-referential. Yung mga politiko, di ba? Yung sako, may mukha ng politiko, may pangalan ng puti, politiko. Yung plastic, may sticker. Oh, di ba? Oh. Nakalagay din yung ano, yung pangalan. Saka yung
lalo na kapag eleksyon, ang dami mga plastic na nagkakalat ng mukha ng politiko, di ba? Bawal na kasi sa tarpaulin eh. Pinawal ni Digong noon. Ewan kung gagawin pa nila ngayon. Pero yun, no self-referential, expecting to get something from God in return. Walang ganun sa tunay ng pagmamahal. Kaya importante na naunawa natin na tayo kung magmahal, walang nire-refer sa sarili na. O, tandaan mo ha, ako nagbigay sa inyo yan. Self-referential nun. Oo. Tapos kung minsan nagbibigay tayo, tapos hindi tayo na-acknowledge, nagtatampo tayo, hindi man lang ako. Grabe naman. Self-referential din yun. Mas magandang nagbibigay na hindi mo iniisip na may sasabihin sa ginawa o sa ibinigay mo. Kasi kapag nag-expect ka ng something in return na sasabihin o gagawin sa binigay mo, baka hindi ka pa ma-please. Mas lalo kang magagalit. Ay, ganun lang. Ganun lang ang sinabi. Pangit naman ang mag-ugali ng mga tao dito. Di ba? Pero kung hindi ka nag-expect, ano man yung reaction ng tao, ikaw ay masaya dahil ginawa mo isang bagay hindi para sa sarili mo, kundi para sa Panginoon. Dahil mahal mo ang Panginoon. So, God's agape goes out to a hurting world without seeking anything in return. And it comes to us from God as Father without personal advantage or selfish gain. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng John 3:16? Diba? Sa John 3:16, sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Alam niyo ba ang literal na translation noon sa original na word? Sa atin kasi, pag sinabi for God, so baka laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Mistranslation po yun, yung word na so. Kasi sa original, ito po ang literal meaning ng so. In this way. In this way. Yung so doon, in this way. So malayo sa actual na English word natin, yung so at saka yung original, magkalayo yun. For God love us in this way. Hindi na, for God so love, so, yung parang laki. Kasi hindi mo na mame-measure yung pagmamahal ng Diyos, kung gaano siya kalaki. When God loves, it's always perfect. So walang maliit na pagmamahal, walang malaking pagmamahal ang Diyos. It's always comes in perfect form and expression. Kaya hindi siya so na ang meaning is magnanimity or the hugeness or the size of His love. No, it's just the manner on how God loves us. Ito po yung matindi. For God so loved the world. Alam niyo po ba yung world? Yung iba yung interpretation yung world dito is world of the elect. Oh, sinasabi ko lang sa inyo, baka may mag-preach sa inyo ng ganon o may marinig kayo sa mga videos ninyo, the world of the elect, hyperview po yon. At hindi yun ang ibig sabihin nun. Nilalagyan nila ng ibang pagkahulugan. Kung sino mang nanonood ng video na to, makinig kang mabuti. Hindi ibig sabihin ng world on ilay. Kasi ang real word ng world dyan is in the context of dyan. Tandaan niyo ha, hindi ito sa context ng ating theology. Hindi ito sa context na kung anong doctrine ang ating sinasampalatayanan o tinatayuan. Kundi according ito sa perception ni dyan. Hindi mo ito perception ang book of John. And the purpose of the writing of John is, "But these are written," John 20:31, "that ye might believe that Jesus Christ is the Son of God." There is no such thing as election there. "That ye might believe that Jesus Christ is the Son of God, and that by believing you might have life in His name." So kung ganun yung purpose ni John, anong ibig sabihin ng world doon sa John 3:16? Kung titingnan nyo sa context ng kabuuan ng dyan, ang ibig sabihin po pala ng world doon, as it was also in the original, "For God loves those who refuse Him in this way." Yun yung unang phrase ng John 3:16. "For God so loved the world, for God loved those who refuse Him in this way." So yung world doon, lahat na nag-refuse sa Diyos. Meron bang taong hindi nag-refuse sa Diyos? Lahat tayo nag-refuse dahil sa ating kasalanan. Dahil lang sa paghihimok ng banal na Espiritu, kaya tayo nakakilala sa Panginoon. We were convicted of our sins. And we realized that we need a Savior because we cannot save ourselves. So yung John 3:16, yun ang ibig sabihin niya. "For God so loved those who refuse Him in this way." In what way? "That He gave His only begotten Son."
Yun ang ibig sabihin. Kasi sa John 1:11-12, He came into His own, but His own received Him not. But as many as received, yun ay word na ba? Pumunta siya sa kanyang sariling mga kababayan. Pero hindi siya tinanggap. Bilang Messiah, bilang Savior. Pero sa lahat ng tumanggap sa kanya, doon pinagkalooban sa ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang isa sa mga overall theme ng John is rejection of God. Nandiyan yung word na, He that rejected me does not have life, di ba? So, yung refusal to accept the love of God unconditionally, yun yung isa sa pinaka-theme. Oh, kaya nga si Vlad, upang ang lahat na nagre-reject kay Jesus Christ bilang anak ng Diyos, at kung kayo'y mananampalataya sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kayo ay maliligtas. Yun ang pinaka-main heart bakit sinulat ang buko siya. And that should we understand. We just receive grace from God that we learn to love Him. For what reason? We saw His love towards us. In what way? He gave His only begotten Son. So there is no self-referential on God. Gusto niya lang talagang mahalin tayo. Meron bang isang bagay na may karapatan tayong mahalin tayo ng Diyos? Wala. Nothing in us. And the last there is, God's love is unifying. God's love is unifying. Agape is the single cohesive factor for the entire body of Christ and the social fabric of the universe. Hindi magiging maganda ang ikot ng mundo kung walang pagmamahal. Hindi magiging maganda ang buhay ng family kung walang pagmamahal. Hindi magiging effective ang church kung walang pagmamahal. Kung mahal natin ang Panginoon, sasambahin natin ang Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang Panginoon. Bakit ang Panginoon ni-reject niya ang offering ni Cain at saka tinanggap niya ang offering ni Abel? Kasi nga, nung si Adan at si Eva ay namatay, I believe the transition of the command of God goes to Adam and Eve na may namatay para sa amin nung araw na dapat kami mamatay. And that is the way God saved us, through an animal sacrifice. So, the offering of Abel is a manifestation of obedience out of love for the Lord in worship. The offering of Cain, bakit hindi tinanggap ng Panginoon yun? Kasi hindi sumunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya yung sabi niya, kung tama ang puso mo, di ba? Hindi naman actually sa sacrifice kung titingnan. Kung tama lang ang puso mo, walang problema kahit yung crops mo. Actually, para maintindihan po natin ang background ng bakit. Di ba? Bakit sa kanya hindi tinanggap? Bakit ang kay Abel tinanggap? Ganito kasi ang background. May isang professor o archaeologist o whoever that is na gusto ma-discover yung background dito sa Israel, pumunta siya sa Israel. And this one thing I learned. Alam po ba ninyo na there is no dealing with farmers? Farmers came. Farmers with shepherds. Oh, di ba ang palagi natin naririnig ang mga shepherds marurumi sa harapan ng mga Israelites? Hindi natin alam kung ano pa ang paningin ng ibang tao sa kanila. So, bakit galit si Abel, si Cain kay Abel? To the point, hindi yun dahil sa sacrifice. Hindi yun dahil sa nire-reject ng Panginoon ang kanyang sacrifice. Matagal nang may kinikimkim na nasama ng loob si Cain. Kasi ganito pala yun. Ang sheep ni Abel ang kumakain sa crops ni Cain. Abel, pagbawalan mo yung mga tupa mo, kinakain yung tinatanim ko. May magagawa ka sa sheep? Wala. Ayo? To think, ang dumi-dumi mo. O, ba't ako bibili ng sheep sa'yo para i-sacrifice sa Panginoon? Ang dumi mo kaya? Two factors. May prejudice o discrimination ng mga farmers sa mga shepherds. Galit sila dahil kinakain ng mga sheep ang kanilang mga crops. Yun yung explanation ng archaeologist. Nagtataka ba kayo isang one-time sacrifice lang? Papatay siya ng tao? Hindi. Matagal niya ng kinikimkim yung sama niya ng loob sa kapatid niya. So sa oras na mag-worship sila, yung require ng Panginoon na ibigay sa kanya, hindi niya ginawa.
That is direct disobedience to God. Dapat bumili ka, kung hindi mo kayang tingin, bilhin mo, bayaran mo ng crops mo. Kasi yung ino-offer na sacrifice eh. Kaya lang dahil galit siya sa kapatid niya, galit siya sa mga tupa, tumigas yung puso niya. Ba't ako bibili yan? That's pride. Ayaw niya tumulong sa kapatid niya, sa sarili niya gagawin itong sacrifice ko. Kasi galit ako sa kanya. So yung galit na yun, namunga. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Ang totoong sacrifice, may pagmamahal. At ang taong nagmamahal, sumusunod. Kaya next time na mag-worship kayo, dapat may pagmamahal. Kasi yung pagmamahal na ino-offer sa ating sacrifices, yun po ang tinatawag na sweet-smelling savor sa Panginoon. Kaya kung pumupunta kayo dito na meron kayong mga unsettled na mga relationship, o maybe nandito yung tao na yon pero pinipilit mo na lang na magsimba kasi nga gusto mong magsimba, do you know na ang baho-baho mo sa Panginoon? Mabaho ang taong nagsisimba, nagsiserve, o ano man ang kanyang ginagawa na walang pagmamahal. Ang mabango sa Panginoon, ang pusong puno ng pagmamahal. Yun ang sabi ko sa inyo, promise ko sa inyo, di ba? Paano niyo malalaman na mabango kayo sa harapan ng Panginoon pag nagsisimba kayo? Kung nagsisimba kayo, nawala ng sama ng loob. Walang unsettled relationship. Puno ng pagmamahal. Tingnan mo nga ang kapatid mo, kung sa mata niya merong pagmamahal, magtingin na kayo. In love ka ba? In love ka ba sa Panginoon? Diba? Kung minsan wala tayong gana kasi mag-worship, kasi hindi tayo in love sa Diyos. Nagiging out of duty and obligation na lang, hindi natin talaga dahil gusto o mahal natin ang Diyos. So every time na nagtitipon po tayo rito, ano man ang ating ginagawa? Bigyan po natin ang motivo ng pagmamahal. Kasi kahit saan kayo pumunta, kahit na hindi kayo mag-downy, mapamu kayo sa harapan ng Panginoon. Tandaan niya. Hindi man natin naaamoy ang isa't isa kung mabango kayo, hindi. What I mean is, nagpabango naman kayo, siyempre. Pero ang tunay na mabango, hindi ang pabangong nilagay nyo sa katawan ninyo. Hindi ang pagmamahal na nasa puso nyo dahil mahal nyo ang Diyos. Kaya naglilingkod kayo. So from now on, when you come, check your hearts. Am I in love with God? Na kapag nagiging isa na ako as a community with my brethren, mabango-mabango ako sa Panginoon. Naalala ko sa Vista noon, bumibili talaga ako ng ninuko na for men. Alam niyo yung ninuko na Spanish cologne? Binibili ko yung kasi yun daw ang ginagamit ni Richard Gomez according sa kanyang interview. Lola Loves Richard, yung title ng interview ng magazine sa kanya. Tapos, tinanong siya kung ano mga ginagamit niyang kulong. O mga pamangyo. Sinabi niya, simple lang ginagamit ko. Ninyo ko for men. Kaya, nung ako ay high school at college, ang binibili ko ay ninyo ko for men. Because I feel and I want to be like Richard Gomez. Kung makapalit ako ng pangalan, sa pangit ba naman ang pangalan ko nung nag-aaral ako, simula pa ng bata ako, Abraham na ako. Pero nung tinanong ko ng nanay ko kung bakit Abraham, na-appreciate ko na kung bakit Abraham, para nagre-relate actually sa buhay ko, yung nangyayari sa akin, ang nangyayari din kay Abraham. O, kaya sunod lang ako ng sunod sa Panginoon. So kapag pinalitan ko ang pangalan ko, Abraham pa rin, hindi Richard Gomez. Masyadong malayo si Richard, mas guwapo. So, pero hindi kong sabihin, di ba? So nilalagay ko yun, yung ninuko. Tapos, doon pa ako sa Vista noon. Upo ako dyan. Merong anak yung isang member na teacher dyan na maliit pa. Pag lumapit ako sa kanya, sabi niya, ay, pag-upago ni Pastor. 2 years old. 2 years old. Nahihiya yung nanay. O kaya siya, maglalagay ng papa mo. Kasi mabango rin ako. Sabi niya, mami, butangi ko. Siyaman. Ha? Lagyan mo ko ng kulong kasi lalapit si Pastor ang sa akin. Marayo pa lang siya, sabi niya, Pastor, ah, mabango ako. Excited siya.
na magpasmel sa akin kasi confident siya na meron siyang cologne. Ganun din tayo pag may pagmamahal tayo sa Panginoon. No amount of cologne na magpapapangu sa akin o perfume whatsoever. Kahit ibuhos mo pa lahat ng papangusa sa asahin. Kung wala ang pagmamahal, babaho ka pa rin. So when we have love, we can come confidently towards God and say, Lord, smell me. I smell love. Do you smell love today? Tingnan mo na. Oh, tingnan mo na. Do you smell love? Bagong brand ng kolonya, love God. Okay? So, it is by instrumental means of agape that the body builds itself up in love. Love bonds and builds. Kaya gusto ng Diyos may pagmamahal tayo. Kasi nagiging close tayo sa Diyos sa isa't isa, and then we build up one another. Sino ba naman ang sisira sa isang tao kung mahal niya? Wala, di ba? Mahal tayo ng Diyos, hindi niya sisirain ang buhay natin. Ano man ang pagsubok natin, hindi niya sisirain ang buhay natin. Dahil mahal ka niya. Same sa atin. Kung may pagmamahal tayo sa isa't isa, hindi tayo ang maninira sa bawat isa. Kundi tayo yung magpuprotect sa bawat isa. So as I close, how are you building yourself in the body of Christ? May team na may simba sa simbahan ng puti. Ang pangalan niya ay John. Sabi niya sa pastor, Pastor, pwede ba akong magpa-member sa simbahan ninyo? Simbahan ng mga puti. Hindi na ng pastor si John. Mag-team. Alam niya hindi mag-agree ang board at hindi mag-agree ang church. Kasi nga, ang kulay ni John ay fighting. So para hindi ma-offend si John, sabi ng pastor sa kanya, John, bibigyan kita ng 2 weeks na mag-pray. Kung dito ka talaga sa aming simbahan, magiging member. So si John sabi niya, okay po pastor. Sabi niya, after 2 weeks, babalik ka dito. Nag-pray si John for 2 weeks. Bumalik siya sa simbahan. Pagbalik siya sa simbahan, sabi ng pastor kay John, ano ang nireveal ng Panginoon sa iyo? Dito ka ba magpapamember? Sabi niya dyan, hindi po pastor. Oh, totoo, natuwa ang pastor. Kasi hindi na siya mong problema kung paano tatanggapin si John na maitim ang kulay. Bakit? Ano bang sinabi ng Panginoon sa iyo? Kasi habang po nagpipray ako, sabi ni Jesus Christ, 15 years na siyang nagtatry na pumasok sa simbahan niyo, hanggang ngayon hindi pa siya nakakapasok. So kung si Jesus Christ hindi nga makapasok-pasok, ano na lang kaya ako? So hindi na lang po ako magpamember sa inyo. Napakalungkot, di ba? Even the Lord Jesus Christ cannot enter in supposed to be His own church because there is no love there. Walang pagmamahal. Sa ating pagmamahal, hindi tayo tumitingin sa kulay. Hindi tayo tumitingin sa status. Hindi tayo tumitingin sa sitwasyon ng isang tao, sa itsura ng isang tao. Tumitingin tayo sa pamamagitan ng mata ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ang tanong, how are you building yourself in the body of Christ? Inspirational or self-referential? Selfless or selfish? Encouraging or discouraging? Anong klaseng member ako? Anong klaseng member ka? Do I motivate others or I discourage them? Do they see the selflessness in me? Or I am so selfish? I am so self-absorbed. Do you inspire? O nagiging desperate at tao, nakakausap. Love never disappears. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for your word. We thank you for the message, the thought of it, that we should give you love, to be a sweet-smelling savior before your holy presence. Like Abel who obeyed you in the right sacrifice because of obedience, because of love. The same way that we offer ourselves as living sacrifices. Living, not dead. Because you want an alive servant, not a dead servant. We are useless if we are dead. We should be alive. Alive in the love of the Lord Jesus. So Lord, this is your message. Empower us to live in the way you want us to live. Founded in the love of God Himself and of the Lord Jesus Christ.
Thank you, Lord, for answering this prayer. We commit and we ask this in Jesus' name. Amen.